Investment scam alert! Nako, mga friendship, ikaw ba ay nabiktima na ng mga scams? Nako, mga friendship, ano po ang mga top 5 investment scams sa Pilipinas na yumanig sa mga Pilipino? Kung ano mga yan, tune in, don't tune out. Videos that will make you wealthy and debt-free. We would like to thank 2TradeAsia. 2TradeAsia is a pioneer and one of the biggest in stock market trading. If you're interested to invest in the stock market, 2TradeAsia makes investing easy for the busy. To know more about 2TradeAsia, click the link below. Hi there, this is Chinkitan ang inyong pambansang wealth coach. Thank you very much for tuning in for this channel. Para sa araw na ito, pag-uusapan po natin yung mga top investment scams. Para di na tayong mas-scam muli. Pero bago natin pag-usapan yan, alam na this. Naka-subscribe ka na ba sa channel na ito? Kung hindi, syempre, subscribe and then follow this channel. Uy, mga friendship, ito lang po ha. Bago tayo mag-umpisa, the reason why I'm talking about this is para matuto tayo sa ating kasaysayan. Meron nga kasabihan, di ba? Ang taong hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan ay may ano, stiff neck. Ne, pag hindi tayo natuto ba sa pagkakamali ng ibang tao, sayang lang po at baka maulit po natin. And again, itong mga re-report ko po to are documented at the same time reported sa mga major news and dailies. Hindi ko po gawa-gawa to, kaya nga, bubusina lang ako. Baka may mag-comment na naman sa inyo na sinasabi na sinisiraan ko itong mga kumpanyang to. Hindi po, ito po ay documented ng mga major news, reports ng TV, radio at saka newspaper. Noong 2009, lumabas po ang Legacy Group. More or less nasa 130,000 depositors ang nabiktima ng scam na ito. Ito sinabi ng Bangko Sentral ng Philippines na ika nga one of the biggest swindling syndicate or estafa po. Ang pinakamay-ari at pinuno po nito ay yung yumaong ng si Celso de los Angeles po. At ang pag-collapse po na kanyang 12 rural banks at kasama na rin po yung 3 pre-need na kumpanya po niya. Nag-o-offer po sila ng motorcycle loan program, car loan program at ito po nangyayari po niya na nagkakaroon po sila ng tinatawag na Double Your Money Scheme. Oo. At meron pa nga sinasabi, may nagkukwento po sa akin during that time. Kung kayo po ay nag-invest, no? Aside from the interest that you're gonna get, no? Kung anong binayad nyo sa sakit, ibibalik pa sa iyo ng buong buo. Grabe. Kaya ang dami pong nakikayat po at tinatayang more or less, ha? 30 billion ang mga natangay na pera po. At hindi lang yun, napilitan din magbayad ang PDIC since may rural bank po siya covered by the PDIC, no? 11 billion po ang binayaran at inabunuhan ng PDIC para sa mga depositor. Sumunod naman ang isa sa pinakamalaki, yung tinatawag na Aman Future noong 2012. Tinatayang namang mga 15,000 people naman po sa Visayas at Mindanao ang nabiktima ng scam na ito at umabot po ng 12 billion pesos ang natangay naman ng ito, ng grupong ito. Ano naman pinapromise nito? Ang promise naman nito ay 80% return, okay, within 20 days. At humigit kumulang po ang mga 100,000 na pamilya po ang naperwisyo dito. At sino naman ang founder ng Aman Future? Si Manuel ika nga Amalillo, isang Filipino of Malaysian descent. Siya po ay naaresto sa Kota Kinabalu at the same time nakulong ng 2 taon at nakalaya na noong 2014. Pumunta naman tayo sa M Goldex noong 2015. According to SEC po, sila po ay ika nga na demanda for selling investment scheme without a license. Ano naman system nila? Sa kada 1,000 na invest mo, pwede kang kumita ng 5,000 to 10,000 pesos. Kung 35,000 naman, pwedeng kumita ng 180 to 360,000 pesos. In other words, nagpa 5 to 10 times po ang inyong pera. At ginagamit po nila ang social media pang recruit at pang kanilang marketing. At ito po ay umabot po sa mga bansang tulad ng Finland, Colombia, Panama, Estonia at sa USA. Okay, mag-shoutout muna tayo ha, kay Den Solidad, kay Mary Joy Abalos at saka kay Zem TikToks Dance Cover. Kamusta na po kayo? Shoutout po. And ito na po, last but not the least. Uulitin ko po, ito po ay galing sa balita at hindi dahil sa sinasabi ko po to, ang Kapa Ponzi Scheme in Mindanao. Ito po isang religious institution. At the same time, ang hikayat po nila, sila po ay nagbibigay po ng 30% return every month. Sa loob ng 3 buwan po, eh pwede nyo na mabawi. Sa loob ng 10 buwan, pwede kayong kumita ng 300%. Ang founder po nito ay walang iba kundi si Joel Apolinario. At yung investment po ay tinatawag po nilang as love gift. At yung return naman ay tinatawag naman nila as blessing. At kung ikaw ay nagbigay ng 10,000,
10,000 at 20,000 in terms of your love gift. Ang ibig sabihin po niyan ay kayo kikita ng 3,000 pesos per month sa 10,000, di ba? Sa loob na 3 buwan and 9,000, di ba? In almost in 3 months pwede mo nang mabawi 'yun. Pero ano pong nangyari nung last June 4 ng 2015? Ang CA po, pina-freeze po yung lahat ng Kapa bank account and asset upon the petition of SEC. Nagkaroon daw ng violation dahil nagbebenta sila ng securities without their permission at sila po ay dineclare ng Ponzi scheme. At nang dahil po doon, eh ano po nangyari? Bilyong piso po ang nawala at 100,000 po ang pamilya, ika nga yung mga nag-invest, ang mga ika nga nasira ang buhay at di na po nakuha ang kanilang investment. Mga friendship, okay, kung makikita po nyo, napakarami na po na ganitong klaseng scam ang kumakalat ngayon, lalo na sa panahon ng kahirapan. Kaya nga para maiwasan po natin ang ganitong klaseng ika nga mga investment at di na tayo mabiktima, this is my final reminder sa lahat ng mga kaiponaryo po. Ito lang please, makikiusap po ako. Number one, alamin nyo muna kung sila po ay registered ng SEC. Pero marami po sa kanila ay registered. Number two, sila ba ay legitimate na pwede magbenta po ng investment or na security? Yan ang mahalaga. Huwag po tayo maniwala po sa mga malalaking interest. Always remember this. If the bank cannot offer a higher interest na guaranteed, no one can offer it. Pangatlo po, eh kayo po ay kikita pag kayo po ay nag-invite pa ng mga ibang investor. O kung kayo kikita ng 5%, 10% money override sa kanilang investment, magduda na po kayo dun. Bakit po? Maniwala po kayo. Pag yan ay pumutok, alam nyo sino ang habulin? Ang habulin po, hindi yung kumpanya. Ang habulin kung sino nag-invite. Eh, sino nag-invite? Eh, di kunyari, ikaw mismo. Ikaw po ang habulin. Ikaw po magbabayad. And lastly po, ako po nakikiusap po sa inyo. Huwag na huwag po kayong mag-i-invest sa isang bagay na hindi nyo naintindihan. Huwag kayong mabubulag sa mga magagandang pangako, sa malaking interest. Pag hindi ka marunong, pumasok ka, ano mangyari? Malulugi ka. So there you have it. Ngayon may idea na kayo at background kayo ng mga illegal na investment scam dito sa Pilipinas. At sana naman malaman nyo at kayo ay there you have it. Sana mag-ingat po tayo at sana matuto po tayo sa ikangan nakaraan. This is Chinkitan saying, to every problem, there's always a solution. If you're not part of the solution, you're part of the problem. Always think positive. Thank you for watching. If you want to suggest a topic or review that you would like me to discuss on the next video, please do comment below para mabasa po namin. Thank you very much and I'll see you on our next video. Hi there, this Chink. Mag-umpisa tapo.